Sinasambit mo din ba ang mga katagang tabi-tabi po o makikiraan po kung ikaw ay napapadpad o napapadaan sa mga malalaking puno o kakahuyan para magbigay galang sa mga nilalang na hindi mo nakikita o mga engkanto? O ikaw ba ay naniniwala sa mga engkanto? Ang engkanto ay isang uri ng nilalang sa mitolohiyang Pilipino na pinaniniwalaang may angking kakayahang naiiba sa mga ordinaryong nilalang gaya ng tao at hayop. Sila ay inilalarawan na may mapuputlang balat, asul o lunti ang mga mata at kung minsan ay hindi hamak na mas matangkad o mas maliit gaya ng mga ordinaryong tao. Pinaniniwalaan din silang naninirahan sa mga punong kahoy gaya ng mga balete at sinasabing hindi gumagalaw ng mga tao maliban na lang kung gagambalain ang kanilang pananahimik. Karaniwan na ring iniuugnay sa mga engkanto ang ninuno ng mga Pilipino. Sila rin ay inilalarawan bilang mga espiritu ng kalikasan o mga maliliit na duwende. Ang paniniwala sa kanilang eksistensya ay nagtagal ng ilang siglo at may ilan pang pamayanan sa Pilipinas ang naniniwala rito. May iba't ibang uri ng engkanto sa spiritual dimension. Ang mga nilalang na ito ay may iba't ibang level ng kapangyarihan o kakayahan na naaayon sa kanilang edad, kalikasan, at katungkulan kung mayroon man. Tulad ng mga engkanto na kadalasang nagpapakita sa mga taong kanilang nagugustuhan, lalo't higit sa mga taong may mga extraordinary gift or paranormal ability ngunit di man sila nakikita ng karamihan, sila naman ay nagpaparamdam sa mga taong kanilang nagugustuhan. May mga paraan ang kanilang pagpaparamdam at ito ay nakabatay sa kanilang level o category. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Unang level. Sila ang mga engkantong matatagpuan sa mga mapupunong lugar. Kadalasan sila ay nananahanan sa mga punong matatanda at matatagpuan sa mga ilang at madidilim na lugar. Ang mga engkantong ito ay ang mga duwendeng puti, engkantada at mga punso. Sila ang mga tinaguy ang mga friendly spirits o good spirits. Ang kanilang kapangyarihan ang tinaguri ang pinakamataas sa lahat. Ang mga ganitong engkanto ang kadalasang hinihingan ng tulong at gabay. Sila rin ay tinuturing na divine at laging maaasahan. Ikalawang level. Ang mga engkanto sa kategoryang ito ay ang mga duwendeng pula at itim at ang iba pang mga harmful entities. Ang mga duwendeng pula, white ladies, at incubus spirits ay may kakayahang pumasok sa katawan ng tao. Ang kanilang karaniwang biktima ay mga bata at dalaga na may mahahabang buhok. Sila ay kadalasang nagdudulot ng physical na karamdaman at panghihina. Kapag ganap silang nakapasok sa loob ng katawan ng isang tao, sila ay nagdudulot ng changes of mood tulad ng irritability, loss of sleep at iba pa. Ang kanilang kapangyarihan ay nasasabing works of evil. Ikatlong level. Sila ang mga engkantong katulad ng tikbalang at engkanto sa hangin. Ang mga ito ay kadalasang umaatake sa madaling araw. Ang taong kanilang nagugustuhan ay nagkakaroon ng mga pantal sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ito ay yung mapupula at mga kapal na pantal tulad ng skin allergy. Sila rin ang dahilan sa pagiging lutang ng kanilang mga biktima. Ikaapat na level. Ang mga engkanto sa kategoryang ito ay mas malakas at violente. Sila ang tinaguriang warriors of the dark. Sila ay binansagang warriors sa dahilang sila ang tagapagtanggol ng kanilang kaharian sa oras ng labanan ng mga espiritu. Ang kanilang hanay ay may kakayahang magsagawa ng chants o orasyon na pwedeng paraanin sa kanilang medium tulad ng isang ordinaryong tao.
Ikalimang level. Sa kategoryang ito, ang engkanto ay may dalawang mukha. Ang mukha ay maaaring babae o lalaki, subalit kung minsan ay wala silang mukha. Ang ganitong uri ng espiritu ay minsang mabait pero kadalasan ay hindi. May kakayahan silang manggaya ng mukha o kaya naman ay ng boses ng taong malapit sa biktima. Sila ang mga espiritong mapanlinlang. Kadalasan nag-aalok sila ng mga kayamanan, ngunit ito ay may malaking kapalit. Ito ay ang iyong buhay. Sadyang tunay na mahiwaga ang mundo ng mga espiritu kung ating iisipin. Kaya nga mahalaga rin na ating malaman ang mga bagay na ito upang tayo ay lubusang makapag-ingat sakaling dumating ang pagkakataong sila ay makisalamuha sa ating pisikal na katotohanan. Mas makabubuti ang maging palaging handa at maging maingat sa lahat ng ating mga galaw at binibitawang salita, kilos at pakikisalamuha sa ating kapwa, lalo na sa mga nilalang na hindi natin nakikita.